Hello guys, welcome back to our channel. It's Sunday morning here in Victoria, Canada. So for today's video, magbablog po ako about sa pag-aalaga ng aking halaman dito sa loob ng aking bahay. Meron po akong kunting halaman para at least meron tayong masasagap na fresh na hangin. Kasi mas maganda lang meron tayong live plants sa bahay. So, para makatipid po tayo and bis na bumili po tayo ng mga fertilizer sa store para sa halaman nyo, para maging healthy sila. Yung ginagawa ko po, kasi diba pag umaga, lagi tayong kumakain ng egg. So, preto or binoboil. So, yung ako mahilig ako sa yung preto lang. Minsan lang kumakain ng boiled egg. So, yung ginagawa ko, yung shell ng egg. Ayan. Para magamit. Kasi mayroon niyang minerals, yung potassium, protein, etc. yung egg. So, maganda siya sa plants. Parang fertilizer, natural na fertilizer. So, ginagawa ko. Yung ito, nilinis ko muna. So, yung eggshell, gagawin mo lang is, pakuluan mo lang siya. So, pag kumulo na, so, hahalo na sa tubig yung minerals niya. So, pag kumulo na, yun. Yung water is palagmigin nyo muna bago nyo gamitin. So, ginagawa ko siyang pandilig sa aking mga halaman. Meron ko dito mga halaman. Ayan. Mga halaman ko. Ayan. Tsaka, ayan, may halaman ako dyan. Tsaka yun. Tsaka to. Tsaka yan, halaman yan. Tsaka yan. Healthy sila. Yan, yung lili. So, pag lumamig na yung tubig na pinagpakuluan ng mga eggshell, nilalagay ko siya dito. Sinasalin ko. Tapos ito yung pang-spray ko dun sa halaman. Or kung gusto nyo, lagay nyo sa pang-dilig nyo sa halaman. So, at least, di ba, nakatipid kayo sa pagbibili ng mga fertilizer. So, ayun lang. Pag nag-boil naman kayo ng egg, yung pinagpakuluan, pwede rin yung gamitin. Pero palamagin nyo rin yung, ano, yung tubig muna bago nyo gamitin yung pang-dilig. Kasi, syempre, baka mamamatay yung halaman nyo. Sobrang init nun. So, palamagin nyo muna siya. So, ayun po. Try nyo po. Wala pong mawawala. So, thanks for watching, guys. Tip lang po yun. Bye.